ang ating front doors o pintuan ay napakahalaga dahil ito ang pangunahing daanan ng mga tao sa loob ng bahay at dahil dito, napakainam na may mga halaman na nagbibigay ng swerte at proteksyon sa mga pintuan natin. Isa lamang itong parte sa ating bahay ngunit ito ay mahalaga. May mga iba't ibang dahilan kung bakit kinakailangan natin itong bigyan ng pansin, katulad na lamang sa kung saang direksyon nakatapat ang pintuan mo, ang kulay na para sa pintuan at saan ang pinakamagandang pwesto para itayo. Ngunit mga kapakbet, para sa episode natin ngayon, tayo ay magbibigay ng diin sa mga halaman na dapat nasa pintuan mo dahil sila ay auspicious plants na nakatutulong para protektahan at bigyang swerte ang bahay at ang mga tao sa loob. Bilang panimula, ang mga cactus ay pinagbabawal na ilagay sa pintuan dahil nagbibigay sila ng mga sharp energy o chi na magdudulot ng kaguluhan o hindi magandang daloy ng enerhiya sa mga tao na nakatira sa bahay na iyon. At ngayon mga kapakbet, kumuha na ng lapis at papel para ilista ang aking mga babanggitin na auspicious plants para sa pintuan natin. Ang una sa ating listahan ay ang money tree. Itong halaman na ito ay mahal ng lahat dahil ito ay ang nangunguna sa mga halaman na nagbibigay ng pera sa nagmamay-ari nito. Kaya hindi ka magsisisi kapag ito ay nasa pintuan mo. Ang money tree ay matataas kapag lumaki at naaalagaan ng maayos. Kaya naman nagsisilbi rin silang taga-protekta laban sa mga negatibong enerhiya. Bukod pa rito, sinisimbolo ng halaman na ito ang yaman at pera. Kaya naman ito ay napakabisa dahil papasok ka pa lang, wala ka ng bit-bit na negatibong enerhiya at siswertehin ka pa mga kapakbet. Pangalawa ay ang Iron Tree. Ang Iron Tree ay may sosyal na itsura kaya naman suki ang halaman na ito kapag may mga ganap o event dahil nirerentahan ang halaman na ito at nilalagay sa pangunahing pintuan. Ang auspicious plant na ito ay perpekto sa mga modern designs na bahay dahil tugma ang timpla nila. At ito rin ay isang panangga laban sa mga negatibong enerhiya papasok ng bahay. Dumako naman tayo sa pangatlo mga kapakbet at ito ay ang Areca Farm. Isang halaman na ito sa mga paborito ng mga may-ari ng bahay dahil sa dal nitong napakaganda at magilo na mga dahon na perpekto bilang pangharang sa mga hindi maganda sa paningin ng tao, katulad na lamang ng daluyan ng mga dumi sa kusina o ng pipe. Paalala lamang, ang halaman na ito ay nangangailangan ng malaking space, kaya bago ito ilagay, siguraduhin maluwag ang pintuan mo mga kapakbet. Ang Boston Fir naman ang ika-apat. Isang halaman na ito sa mga mabisang taga-protekta laban sa mga nakakalason at mga negatibong enerhiya na papasok sa loob ng bahay mga kapakbet. Katulad ng Areca Farm, nangangailangan din ito ng isang malawak na space. Kaya bago ilagay, siguraduhin may malawak na paglalagyan. Ang panglima ay ang Jade Plant. Alam naman nating lahat na sinisimbolo ng halaman na ito ang yaman, kaya ito ay perpekto sa pintuan mo. Ito ay auspicious mga kapakbet. Ang pangunahing hangarin ng halaman na ito ay magdala ng swerte sa yaman sa mga nag-aalaga nito. Pang-anim ay ang Golden Photos. Kilala ang Golden Photos bilang tagalinis ng hangin at gawin itong sariwa kung saan napakahalaga para sa isang pintuan. Dahil alam naman natin na sa pintuan, maraming dumadaan, kaya maganda ito sa pintuan mo mga kapakbet. Ang pangpito ay ang Lime Tree. Itong auspicious na halaman ay may matingkad na bunga na kulay orange kapag naging hinog. Ang mga halaman na ito ay nagbibigay ng sigla sa pintuan mo mga kapakbet, lalo na kapag ikaw ay papasok. Ang huli ay ang Bamboo Plant. Ang Bamboo Plant ay isa sa mga taniyag na halaman sa feng shui dahil hindi lang ito nagbibigay ng swerte. Inaalis din ito ang mga malas mga kapakbet. Nais nating lahat ang isang matiwasay na bahay at maganda na simulan mo ito sa pintuan mo dahil ito ang pangunahing daanan ng mga tao sa loob upang pumasok. Kaya naman mainam na ang mga halaman na nandirito ay nagbibigay ng mainit na pagtanggap. Isipin mo yon mga kapakbet. Ang sasalubong sa iyo ay ang halaman na alam mong may dalang swerte at proteksyon. Tiyak na gagaan ang pakiramdam mo kapag papasok ka na ng bahay mo at mas titiyak na dadalawin ka na ng swerte. Isang paalala lamang, ang mga nabanggit na halaman ay pawang gabay lamang mga kapakbet dahil nasa sarili pa rin natin kung ano ang magiging resulta sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Tandaan nagagana lamang ang mga ito kapag naalagaan ng maayos at higit sa lahat may kasamang pagmamahal. Ang mga interpretasyon
pang ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet!